Good day mga TJ Media user. Ngayong araw, ituturo ko sa inyo kung paano mag-authenticate ng inyong player. Ito ay applicable lamang sa 304, 355, 345, 335 at saka 305. Okay? Ngayon, pag naka-encounter kayo ngayon ng inyong player, hindi nag-play, ang mga new song na inyong na-update, ito ngayon yung procedure kung paano natin i-authenticate at mag-play na po ang inyong mga new song. Okay, meron ako ngayong, tawag namin dito is card reader. Meron ako ngayon dito smart card. Yung smart card natin, naka-load na po dito yung e-coins natin na gagamitin. Saksak na natin yung ating smart card. And then, saksak natin ang ating card reader sa player. And then, press natin ang setup. Okay, default password natin, pag hindi nyo pa nabago is 4 na 1 lamang. Okay. Then pupunta po tayo dito sa contents update. Okay. Dito sa contents update, ang pupunta natin sa susunod ay adding new validity. Dito, may mga instructions naman yan, nasa baba lang, babasahin lang natin para mag-confirm. Sa atin yung mga password na hinihingi dyan, yung pinagagamitin is yung ginamit na pagbili ninyo ng smart card ay binibigay po yon. Dito naman, makikita natin yung ating date of new song, validity, okay, and then yung instructions sa baba para ma-validate yung ating player. So, ang sabi dyan, press lang natin yung reserve. Okay. Ayan. So ngayon, na-authenticate na yung ating player. So ibig sabihin, pwede nyo nang ma-play ang inyong new song sa inyong player na na-update po ninyo. Okay? Exit na tayo. Para mag-exit, cancel lang natin. Okay? Ngayon, iti-testing natin ang ating new song kung ito ay mag-play. So kanina, hindi kasi nag-play yung ating new song. Press lang natin. Play. Okay. So, ibig sabihin, ang inyong new song ay nakapwede nang mag-play at updated na ang inyong player. Abangan ang aming susunod na tutorial para sa mga product features para po mapadali sa inyo kung paano gamitin ang ating TJ Media Karaoke.